At gamit itong MP2 account number, pwede na natin itong bayaran gamit yung virtual account natin sa PagTP. Mag-login lang ako dito. Mula dito, sa MP2 savings, again, hindi pa siya nagpapakita. Ang gagawin ko is pay online muna and then MP2 savings. Kapag kasi nabayaran na natin yung unang contribution sa MP2, doon lang siya mag-appear sa part na to. For membership category, piliin lang yung fit para sa'yo. Para sa payment method, Maya or GCash ang pipiliin ko. May reminder dito na for GCash transaction, yung mga internet browser na gagamitin is dapat pasok dito. Yung Chrome, Edge, or Firefox. Yung Internet Explorer, yung Luma, mas maganda na huwag siyang gamitin. Next, yung MP2 savings account number. I-paste ko siya dito and then click verify. Nag-update yung name ko dito. Scroll down ko lang. By default, 500 yung nakalagay dito. Pero baguhin ko siya. Gawin kong 1,000 pesos. Period covered ngayong buwan. Isang buwan lang muna yung bayaran ko. Pero pwede ko itong dagdagan ng, let's say, 2 months or 3 months. Pero balik tayo sa 1 month. Merong convenience fee na 5 pesos. Dahil dyan, 1,005 pesos na yung mababawas sa GCash account. Click ko itong next. Kompletihin lahat ng information dito. Para sa cellphone number, piliin din yung phone mo dito. And finally, ilagay dito yung email address mo. Kapag nag-scroll down tayo, dito yung image, kailangan ulit i-type dito yung nakikitang characters. At i-check itong I agree sa terms and condition. Click next. I-double check lahat ng information na nakikita dito. At kapag nag-scroll down kayo, andito na yung button to proceed. Also, reminder din pala na meron ditong merchant reference number. Ang gagawin ko is lahat ng payment na gagawin ko sa Pag-ibig MP2, isi-save ko yung proof ng payment kasama yung merchant reference number and also yung screenshot na din. Click ko itong proceed at magbayad na tayo gamit yung sa GCash. Nag-appear dito yung phone number ko. Click ko lang yung next. At hintayin ko yung code na ma-receive ko sa phone. Click next. This time, yung MPIN ko naman. Click ko ulit yung next. Ito yung balance ko sa GCash. Enough naman. Click ko na tong pay 1,005. So, nakapagbayad na tayo. Click ko tong proceed. And ito yung confirmation na payment successful. May transaction ID, may payment date. So, isa-save ko na to as proof of my transaction. Also, pwede rin tong isave via email. So, isend ko na lang din. Ito yung na-receive ko ang email from Maya about sa ginawa kong transaction. So, aside sa pag-save ko ng screenshot, meron akong kopya sa email. And dito, hindi pa siya nagpapakita, unable to retrieve, hihintayin natin na umabot maybe a few hours to few days bago mag-reflect dito yung MP2 savings natin sa virtual Pag-ibig. And now, balik tayo sa pag-record and nag-reflect na rito yung MP2 account number ko. Diba last time, hanggat hindi tayo nakakapagbayad, hindi talaga to magpapakita rito. Unable to retrieve yung record na makikita natin. But this time, nag-reflect na nga. So, ang question, gano'ng katagal nag-reflect yung contribution ko? Bali, ang ginawa ko is, minonitor ko kasi siya. So, August 29, ako nagbayad. And then, umabot ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 business days bago nag-reflect yung pera dito. Possible, less than pa kasi may mga time na parang bumagyo dito. So, walang pasok. I'm not sure if that's considered na hindi dapat bilangin as business day. However, I think this time, medyo nagtagal pa din. Kasi last time, nagbayad din ako gamit yung virtual Pag-ibig and GCash yung pinanggamit kong payment. Katulad nito. And dito, hindi siya umabot ng gano'ng katagal. Mabilis lang nag-reflect yung perang kinash in ko. Actually, pinag-compare ko pa yung sa GCash na mobile app na payment. Ito siya. Versus dito sa GCash via virtual Pag-ibig na mobile app. And in the end, sabay siyang nag-reflect. Walang issue, hindi ganong katagal bago nagpakita nga yung payment ko sa Pag-ibig contribution. So overall, possible may issue lately, but in general, kapag naman nagbabayad ako via online app or pay online na portal dito sa virtual Pag-ibig, mas mabilis, hindi siya aabutin ng more than 1 week. Pero pwede nyo rin i-check sa site ninyo kung nagkakaroon din ba ng issue. And also, kung may question kayo, paano kung
lumagpas pa sa 8 days, hindi pa rin nag-reflect. Meron kami ginawang video on how to reach out sa virtual pag-ibig. Andito na yan sa video sa baba. Sana makatulong sa inyo. And see you sa mga next videos. Bye-bye!